Iginiit po naman ng Philippine Coast Guard o PCG na patuloy pa rin ang pangaharas ng China sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Sa kabila po yan ng daan-daang diplomatic protest na inihain na po ng Pilipinas laban sa Beijing. Patuloy din daw ang pagbato ng radio challenge ng China sa mga taga-PCG. Naniniwala ho naman si PCG spokesperson James Tariela na may ibang paraan para i-resolba ang agawan sa teritoryo. Kami ay naniniwala sa diplomatic means to resolve these issues. However, based lang sa ating karanasan sa mga nakaraang taon, no, we have been talking bilaterally to the Chinese Coast Guard, but the harassment still remains. Ang dangerous maneuvers that they're still doing sa dagat ay ginagawa pa rin nila sa ating mga Philippine Coast Guard vessels. Ayon po naman sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, nanatili pa rin sa West Philippine Sea ang mga barko at militia vessels ng China. Aminado ang Coast Guard na hindi nila alam kung gaano katagal na nanatili doon ang mga Chinese vessels. Pero sa kabila niyan, wala pa rin daw pong standard operating procedure ang PCG sakaling pailawan sila ulit ng laser ng China. Sa kabila po rin po niyan, siniguro po ni Tariela na patuloy ang pagpalag na gagawin po ng ating Coast Guard sa mga pangaharas na ginagawa ng China. Nakarating kami ng Ayungin Shoal. Ganun ulit ang challenge sa amin ng China Coast Guard. So, ano ang ginawa ng Philippine Coast Guard after they challenge? Ang nangyayari dyan, we just continuously challenging each other, no? To assert our sovereign rights over these waters. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.